Parang may ano yan, may catch yun ah. Alam ko malapit yung sa'yo. Alam ko malapit yung sa'yo. Alam mo na. Hinuhuli mo rin ako dyan. Hindi, ako nasa pinahappy na siya ngayon sa love life niya. And, dahil kay ano. Since she's finally moved on. Kasi ano. Oo, alam mo na. Ngayon naman masaya na siya. Kumbaga, sabi nga namin dati nun, alam mo naman yun, pag gano'y, malungkot, siyempre kailangan na yun mga kaibigan. Sabi nga namin, yan, nag-enjoy na siya. Sana yung art dev, alam nila na may preskon. May press con po. Mamaya na muna yung pokpok. Matapos na ba siya? Eh, ang sasayang eh. Kasi i-upload to. Okay, ngayon. Eh, nga naman. Nag-enjoy na siya kasi busy na siya ngayon sa pelikula. Tapos ito, Playhouse, ginagawa niya with Sanjo Marodo. Tapos, sana makahanap na siya ng totoong magmamahal. Uy, dumadala na meron si Carlos sa taping niya. Dumadala ba? Nakita mo ba minsan doon? Alam mo, minsan close yata kayo ni Angelica. Hindi, close kayo. Hindi, kayo close. Di ba close kayo ni Angelica? Ba't ba alam niya eh? Pero dumadalaw naman minsan, di ba? Minsan nakikita ko, bumibisita naman. Parang parang ginagano'n ako. May mga dala ba pag bumibisita siya kay Angelica? Ano yung mga dala niya? Starbucks lang eh. Kapag yan, binibigyan din kami, no? No, actually. Si Angelica lang binibigyan. Napapadaan lang kasi ganda dati noon na merong meeting lang yata na dumaan din. Kasama rin yung mga kaibigan din nila. Di ba kaibigan din si John Pras yun? Hello, bibiro-biroan sila. Moto ka naman kay Carlo. Oo naman, okay lang naman sa akin. Binata naman si Carlo tapos mabait naman. Sa kami nakaraan, yung dami pass eh. Pwedeng marikin. Oo, baka pwedeng mangyari yun. Naka ba? Cargel, no? Oo. Ano, matanong pa kayo, mga ate. Ano, Jason, going back to PBB, if given a chance na magkaroon ng All-Star Edition, sa pagkaba na muna maging pasok ka ulit. Ay, huwag ka na pamasok. Mahirap na. Hindi, no? Na ako eh. Kumbaga, na-experience ko na eh. Okay na sa akin. Focus muna ako dito sa career ko as an actor. Kasi yun yung craft eh. Gusto kong mapenetrate yung Korean na, no? Movie. After so many years, ano yung pinaka-tumatak sa'yo dun sa BBB experience? Pinaka-memorable? Ang memorable sa akin nun, nung ano, hindi ko makakalimutan na pumasok si Ma'am Charo at si Tito Dolby. Oh my God. Oo, noon. Sabi ko. Ay, time track, no? Pagpapas ko noon, pumasok si Tito Dolby. Oh my God. Hindi ako makapagsalita kasi nga, napapanood ko pa lang. Tapos si Ma'am Charo din, boss pa natin noon. Ano, sabi ko, ganyan ko ang project. Eh, kasi nung PBB ako, talaga hindi ako, ayaw ko talaga mag-artista. Wala sa, nanggagaya lang ako, mga tiyahin ko, mga tiyuhin ko, ginagaya ko, teacher ko. Magaling talaga ako manggaya, pero hindi ko na-expect na mag-artista ako. Tapos yung mother ko, sabi niya, mag-artista ka, wala pa sa pamilya natin nag-artista. Ayun na. Eh, pagod ako. Sabi ko, hindi kayo mag-artista kung gusto niyo. Kasi nun nga, ang tulog yata nun, sabi ko, ay, pitang artista. Sabi ko, ay, dalawang oras na tulog, tapos silipan din naman. Correct. May rakita naman, may show, may float pa rin, parang gano'n. Sabi ko, hindi itong buhay ko. Ay, malaki kita nun, ha? Sabi ko, pero, na-enjoy ko na, nakakaroon ako ng, kasi, takot ako sa mga sosyal na tao, eh. Kasi, meron gano'n, hindi ko alam. May taong gano'n. Kapag may party, kaya rin yung ABS-CBN party, hindi ako masyan, yung beso-beso. Sabi ko, ano yun? Ba't nabes? Isang sulo ka lang. Kasi yan, sa Batangas ako lumaki eh. Iba yun. Pag mamano ka lang sa tiyahin mo, hindi ka naman yung gaganon. Beso. Ano may ibang mini pang beso? Sabi ko, okay, beso ba't kaya? Pero sarap din ha, mga magaganda rin na beso mo ha. Ayun ha, kumbaga na sana, nagkaroon ako ng kaibigan, tapos na-enjoy ko na rin. Kasi gano'n lang naman eh, enjoy mo lang din naman kung anong meron kay. Eh, na-enjoy ko na, at least din ako umaalis ng bansa natin para mag-ibang bansa. At nakikita mo talagang pwedeng dito ka na tumanda? Pwede naman. Pero sana, yun nasa EBS yan, syempre. Oo. Bibigyan nila kung tuloy-tuloy na project. Dito na talaga. Pero ano yung sekreto mo, bakit hindi ka nawawala ng project? Kahit pa paano, nai ka na dyan. Eh, kinausap na si Ma'am Charo, di ba? Kinausap mo sa labo ng si Manny Kuya. Hindi mo siya kinakatoko. Saka rin kinideliver ng taho. Ma'am Charo, wala na po. Patapos na po yung probinsyano. Kayo na po bahala. Sige, kayo po ako doon. Oo nga, no? Mapa-teleserye, mapa-sitcom. Matulog ka pa naman. No naman. Ngayon naman, pahinga naman ako ng teleserye. Ito yung pinagkakabalan ko ngayon, tsaka Banana Sunday. Kaya okay lang. Okay. Jason, nakilala ka naman bilang komedyanteng una, di ba? Ngayon, may mga pumapasok ng bago, katulad ni Donna. Ano yung difference na nakikita mo sa mga bago, tsaka datihan na katulad mo? Ngayon, ang ano, kasi iba na yung millennial na kasi sila eh. Iba na yung mga unggit ng ano nila. Sa akin kasi, kumbaga, tawag dito, iba yung comedy ko yung saka comedy nila eh.
Kaya wala na, wala namang threat. Kumbaga, okay lang naman. Kasi tayo naman din sa ABS, kakunti yung komedyante. Kaya kailangan padagdag tayo ng padagdag. Kaya mas maganda, wina-welcome namin. Kaya dito, okay lang. Humingi ba sila ng tips sa'yo? Yung mga bago? Yung turuan kami, nung bago si Jobert. Kailangan talaga kasi, pag ano, pag nag-joke ka, hindi lagi ikaw lang nabato. Kailangan tumatanggap ka rin. Give and take. Parang, kami yung tito, si Tito Dolphy tsaka si Panchito, hindi lagi si Panchito yung nabato. Minsan, si Dolphy. Punta ng bato, yung Panchito yung receive lang ng receive. Parang ganun. Tuturuan mo rin kasi timing, hirap din ano rin yun. Ako, natutunan ko rin kay Direk Bobot yun. Kaya yung sinasabi ko kay Jobert, si Jobert naman, sinasabi rin sa mga bago pa. Pero parang good thing is that, no? Wala yung threaten, wala yung walang ganun feeling na secure, walang ganun. Talagang walang lugar yung ganun sa inyo. Wala naman kasi kami lahat kami, anong nalang namin eh, ang aim namin kasi magpasaya. Sa komedyante, di ba may mga times din na dumarating sa point na may problema kayo? Buti hindi nyo natadala sa set. Hindi naman mawawala yun. Minsan, yun, may nangyayaring ganun. Pero kailangan, sabi nga naman. Kasi magre-reflect naman sa TV kung kahit ang malungkot ka. Kaya sa bahay pa lang, wala na, inaano ko na. Tinatawa ko na sa kotse, sinisigaw ko na. Lagi mo kasama. Oh, kasi ngayon, yung mga ano eh, kailangan mo... Marilis yung paglabas mo ng bahay, kailangan nakatawa ka na eh. Para buong araw mo, nakatawa ka na. Lagi mo kasama si Angelic, anong times ba na may down na down siya? Yan na naman tayo. Hindi mo napansin. Hindi mo napansin. Bilang kaibigan. O nagsabi siya sa'yo? Or nag-confide siya sa'yo? Kailan noon? Oo, nung time nagsasabi naman siya. Nagsasabi. Ang babae naman kasi ano eh. Saka po, babae din naman sa... Mag-open siya. Pero pag sa... Ayaw niya magsabi. Pero pag kami ni Jobo napunta sa kanya, yun, bigla na lang yakap. Hindi nag-open. Alam ko na. Alam mo na yun. Hindi nagsalita. Pero ano, nakita mo difference ngayon compare before na cute na malungkot siya. Ngayon medyo, nakikita mo bang masaya na siya? Because... Ngayon masaya na siya. Masaya na siya ngayon. At least, kumbaga, tanggap na niya. Nakamove on na. Tapos, ngayon, busy na siya. Maganda na yun. May trabaho na siya para hindi nakafocus yung ano niya sa pagmumukbuk na. So, ayan. Kailangan ituloy mo na lang. Malalaki na naman sila. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Ay, thank you rin.